Almost 2 years ako dito. Siguro kung hindi pumasok itong election, eh nandiyan pa rin ako sa probinsyano. Saka masaya-masaya kami, magkakapatid. Eh si Coco parang anak ko na rin yan eh. Kaya yung nalalaman ko na bilang Lito Lapid, at nalalaman kong style ni FPJ. Sabi ko ito gawin natin. Nandiyan ka na eh. Tingin ng tao sa'yo, ikaw na si FPJ. Ako naman na matandang Lito Lapid na nandiyan lang ako sa likod mo. Kasi senior citizen na ako eh. Sir, kailan lang ako po ba si Coco sa inyo na kasamahan kayong kampanya or magka-campaign po? Wala po kami napag-usapan ni Coco sa ganyan. Pero kasi nahihiya naman ako sa kanya, lumalabas ako rito. Kasi alam ko naman maraming kumukuha sa kanyang politikong indoor. At identified po siya sa isang senator. Pero hindi po siya nagsalita sa inyo na tutulong ako, gano'n. Wala, nagsasuggest lang naman pag ano. Pero minsan hindi ko binuksan sa kanya na tulungan niya ako. Pero yun nga po, knowing Coco rin po, tapos yung closest yung dalawa, maraming nag-i-expect po na one of these days, susurpresahin daw po kayo. Ay, salamat naman. So kayo po, may ganun din po kayong naiisip. Pero hindi ko kayo humingi ng... Hindi. Alam ko naman si Coco kasi matulungin niya sa mga lalong-lalo sa mga nangangailangan. Eh, kita niyo naman po yung lumalabas kayo sa mga biglang papasok na lang sa FPJ, biglang yung nakita, umiiyak, nawala ng pera, biglang ilalabas niya, kinukuha niya. Bukas ang puso niya sa ganyan, kaya medyo na, pag nakikita ko siya, minsan nakikita ko si Mario doon na dinadala niya. Ayoko na lang banggitin ko sa inyo yung interview mo doon na pag may napanood siyang umiiyak, na wala na raw sila, ganyan, na mahirap. No? Mga nalaos na, kamukha ko, nawala rin ako sa pelikula na no? Almost 10 years to 20 years na hindi na rin ako gumawa dahil napasok na ako sa politika. Oh, isa na rin ako natulungan, kamukha ngayon, na parang nagising yung karir ko bilang artista. Yan natin dyan pa pala yung mga lumakong fans ng araw. Mga lolo na rin na kamukha ko. Ayun, natin dyan at sumusuporta pa sila. Na nagpapasalamat ako sa lahat sa kanila. Senator, nanonood mo kami ng TV sa gabi. Una, TV Patrol, of course, nandun si dating Vice President Noel De Castro. And then, manonood kami ng probinsyano, nandun naman kayo. Ako, pasok sa isip ko, these two former politicians made the right choice na hindi mo na bumalik na sa politika. Parang ang nakikita ko, ginagawa niyo yung na-enjoy niyo na gawin at malayo po kayo sa gulo ng politika. Ba't po hindi, alam ko sinabi niyo may mga gusto kayong ipagpatuloy, pero hindi po ba ready na ba kayo bumalik doon? At hindi niyo ba mamimiss yung mas simpleng, quieter na buhay na ginagawa niyo po na umarte, na una niyo naman po? Oh, yun naman talaga eh. Kung papipiliin naman ako talaga ano naman eh, sa showbiz pa rin ako eh. Diyan ako nabuhay, diyan ako binuhay ang pamilya ko, lahat na hanggang sa apo ko. Ayan, eh kaya lang, ito nga, nandito ako sa larangan ng ano, napunta. Siguro, nasa Panginoon na yun dahil siguro gusto ko lang tumulong na ano. Kaya ko naman tumulong na kasama yung gobyerno, at hindi. Kasi hindi ko naman kakayanin kung yung gusto kong itulong sa kapwa natin, eh kung... Sweldo ko lang sa showbiz, alam nyo naman, isang wala, isang meron. Ganunan lang naman, hindi naman araw-araw, may trabaho tayo sa showbiz. Diba? Yes, sir, sa paglilipod nyo, no, nag-motorcade kayo, sa mga palengke, sabi nyo, sa tingin nyo, ano po yung chance na mabalik po kayo sa Senado? Wala po akong pinapasok mo talagang mga, ano, kasi kaya nga po nandito ako, tumaharap sa inyo. Para, mas malaki ang chance ko kung matutulungan niyo kung ibabalita na ako yung mahabol nilang senador na nagbabalik nilang senador. At hindi naman pag nagmo-motorcade kasi yung kamahal lang kasi yung commercial sa TV kaya pinipersonal mo na lang. Per minute. Pamela, usapan natin. Yun nga. Kaya nagpe-personal ako sa palengke-palengke ako. Tinatouch ko na lang yung mga kamay ng tao. Mahabol po ako. Papala mo sa kanila. So, number... sa pag-iikot ba ngayon, hinahanap pa si Coco sa inyo? Hinahanap si Cardo. Sabi nga nga. Okay. Sabi nga nga, tinatala, nasa si Cardo? Oh. Eh, ba't namatay ka doon sa ano, sa probinsya, no? Okay. Yun nga, si Pinuno, pinatay, ganyan. Yun lang ang ano naman nila. Ay, ito yung na-agent, tinatanong.
Hindi nga natapos yung honeymoon namin ni Angel eh. Maraming naiingit sa totoo kasi maganda si Angel, di ba? Ikaw din nag-request na habaan yung loves. Hindi sila. Sabi ko nga eh, may kilig pa ba kami ni Angel? Sabi ko medyo, ako lolo na siya, maganda, single naman siya. Sabi nila, meron naman daw, kaya nagtatanong-tanong ako. Pero parang ano kilig. Parang sabi ko sa lahat ng magka ano love team tayo pinakamatanda. Di ba? Yeah, pero yung mga tao aware na po number 40 kayo sa Bayola. Ah, ngayon pa lang kasi medyo na delay nga yung ano, yung delay nga yung labas ng Comelec. Wala na paglabas din nandiyo number 49 pa nga ako noon. Dapat nagbawas pa wala naman ako na 40. So 42. Okay, okay. Siguro mga isang linggo pa lang ito kaya nag kaya nagkaano ang kami. Kita mo yung mga labas na ano, walang number. Yung labas kaya sinapura na namin. So 40 po. 40. Sure na sure. Ako sa balota. Good luck. 40. Sige, kaya na muna tayo. Pay muna natin sa ano. Pay muna. Pay muna tapos party natin. Ha? Okay. So,